What's up sa inyo mga taong grasa? Palit tayo ng power steering. Power steering fluid. Let's go! So, bakit natin kailangan magpalit ng power steering fluid? ETF din yan, no? So, yung pump is hydraulic, kaya helps yung manibela na gumaan, kasi yung hydraulic pressure, yun yung nagtutulak doon sa rack and pinion or sa gearbox. Well, sa mother cars, wala na sila power steering pump, yung the mechanical type, no? Yung mga modelo ngayon, they use na yung all this electric fuel pump. So wala na silang magpapalit ng wala nang tatagas, hindi na sila magpapalit ng steering fluid. But then meron din ng mga ups and down. Ito naman sa mechanical pump, yung mga power steering box na nakikita nyo, ang dami kong tama. Bakit mo na akong damit? Yan, okay na. So balik tayo dun sa topic, no? Bakit kailangan palitan? Kasi yung old oils, they create friction. So now, pagka it create friction, syempre may mga maliliit na iron filing siyan. Kasi ang pump is moving parts, no? So meron pa rin yung bakal na nagdidikit. So kung luma yung oil mo, hindi niya malubricate ng maayos yung pump, there's a possibility na magkakaroon yun ng papatigas niya yung oil seals, tatama na rin yung mga impurities. So pwedeng masira, pwedeng pumagas, pero maganda kasi niyan, mas maganda yung operation pag maganda yung langis. So tatanong yung iba, meron daw bang filter yung pump? Actually wala, pero yung reservoir, yung tanke na lagyan ng fluid, meron yan, meron yang filter. So dito sa video pakikita ko sa inyo kung saan. Let's go. So dalawa yung hose niyan, isang supply and isang return. Yung maliit yung return, mas malaki yung supply. Yung steering pump niya, kung hahanapin niyo, nandiyan sa likod, nasa ilalim ng injection pump. Basta nandiyan around that area, sa ilalim ng main pump, yung pump ng crudo ng diesel. So nandiyan sa ilalim. So tatanggalin natin 'to. Ito hindi. Okay? Ito ang gagawin ko rito, ikaklag ko tong plastic na 'yan. Tapos ito, yung papalabas, lalagay ko sa clear container yung old ano niya, yung old steering fluid niya. Pag naubos na 'to, ini-start natin yung makina, naubos na 'to, makikita na natin yung filter na nandiyan. Paikita ko sa inyo. Tanggalin muna natin. So nakatanggal na yan yung sa return. Ginawa ko ito yung clear ano natin, clear container, para makita natin kung gaano kaitim. So kukonnect lang natin yung return hose yan. I-connect natin dito. So yung human langis aakyat na dito papunta sa container natin, yung clear container yan. So na-hook up ko na. Okay? Yan na yung hose na papunta rito dapat. Ito, clinag ko muna. Okay? Tapos pupunta yan dito. Pag in-start ko yung engine, mababa yung fluid, pupunta rito yung ano, yung luma. So start natin, ha.
So, naubos na yung laman ng container. Punta na rito. Ang gagawin ko ngayon dyan, tatanggalin ko muna. Kasi yun ang filter niya. Yan. Halos, hindi naman siya talaga yung filter na makakatanggal ng sobrang daming dumi. No? Pero strainer kasi yan. Yung nasa loob na yan. So, linisin na lang natin yung container. Yung loob. Bago natin palitan ng bagong fluid. So, ang gagawin natin dyan, tatanggalin lang natin tong isa, yung isang hose, yung supply, and then ito, nahihila naman to pataas eh. So, ito na po yung reservoir. Kung makikita nyo, hindi naman siya ganong kadumi, no? Pero yung sasakyan kasi ito, 75,000 kilometers. Kung makikita nyo, medyo merong yan, no? Yung itim-itim sa loob. Medyo may impurities. Pero linisin pa rin natin. Kasi yan ang talagang pinaka-strainer niya, no? Wala nang strainer yan sa loob. So, linisin ko muna to. And then after that, tuloy tayo sa flashing. So, ito na. Yan na, malinis na. Kung makikita nyo yung loob. So, yan yung strainer, no? Mukha namang puti na. Wala na yung mga itim-itim. Meron pang konting-konti na lang na mga tubig. Pero, mapaflash naman na natin ang ATF yan. So, kabit natin. Ito na, puno na siya ng new bagong ano, ETF. Gawin natin, first flush, tignan natin. Then palitan natin ng container, tignan natin yung second flush. Okay? Start ko muna yung sakyan, makina. Start yung sasakyan. Abot ko naman yata eh. Abot nga. Okay, andar na. So, inikot na po. Ayan na, bumaba na yung ETF. So, gagawin natin, dadagdagan natin to para ma-flush out lahat. Busin na natin yung 1 litro, no? And patayin natin yung makina. Okay. Palitan natin to.
So, ito na yung first flush. Mamaya, mangingitim palalo yan kasi may mga bubbles pa. Magpalit na tayo ng container. Mag-fill ulit tayo ng ATF and then start natin. This time, kailangan natin i-steer yung manibela. Kasi pag in-steer mo yung manibela, so yung, sorry, yung rack and pinion niya, from left to right, yung mga nadadaanan doon, meron pang mga fluids doon na hindi pa na natatanggal, na re-replenish. So, habang nakastart yung makina, ipapasteer natin left-right just to be sure na walang matirang luma, no? Meron na tayong assistant, si Kuya Jacob. Say hi, Jakes. Hello. Can you do a floss? Sige, no, isa lang. Oh, you want the circle game, ha? Okay, sige. Pasok ka na. Okay. Lucky. Okay, start mo yung engine muna. Wait lang. Wait mo si daddy, ha? So, fill up natin muna ulit to. Punuin natin yung reservoir para hindi matutuyuan yung steering pump at saka yung rack and pinion. Wait lang. Mga taong grasa, wait. Mahinang kalaban. So, handa natin yung second pang flush natin na langis. Buksan ko na. Jake, start! Turn it left and right. So, iniikot niya, no? Kaliwat kanan. Dadagdagan natin. Okay. So, nakikita niyo yung pressure, no? Sipa. Okay na, Jakes. No, wag mo nang i-turn. Okay. Start mo lang ulit, anak. Don't turn the steering wheel, okay? Okay, turn it off. Thank you. Bago ang lahat, shoutout muna. Shoutout nga pala kay Eric, Eric Chu, kay Jojo, Julius, kay Memel, Metal Mo Memel Motorworks, kay Rouser, Rouser, kay Gugi, kay Dre Dre, kay Makmak, Two Brothers Bake Shop, kay Kingson, nangyari mo sasakyan. Yun lang. So, ito na yung second flushing. Mas mukhang pinkish. Pinkish. Kesa dun sa, yan na yung una, yung kanina. So, ididikit natin yan doon mamaya, no? Tapos, tignan natin kung okay na ba, pasado na ba sa atin yung kulay, kung maganda na ba, kung pwede na, saka natin ilagay yung langis na mas maganda. So, actually, ganito yan. Ang ginawa ko, bumili ako ng ordinary. I mean, hindi naman ordinary, no? Yung medyo cheap na langis, pang detergent lang natin siya. Then, sa ako lalagay yung medyo may brand, medyo imported, yun na yung gagamitin niya, no? So, kung tatanungin nyo ako kung bakit ganun, eh, may mga, syempre, pag bumili ka ng medyo may presyo, eh, alaasahan mo rin yung kalidad ng langis na yon. Syempre, kung medyo mura-mura, alam mo na. So, pang-flush lang natin yung medyo cheap na ATF. And then, saka natin ilagay yung magandang ATF para yun yung magamit niya for the long time. So, ito na yung first flush. This is the first flush for since 2015. Yan ang langis niya. And then, ito na yung second flush. Kung makikita nyo, medyo mabigat, madilim-dilim yung baba. Siguro, nandyan na yung mga impurities. Ganyan. So, pinkish na siya, no? Hindi kagaya nito, grabe, grabe, di ba? Kasi ito, pinkish na. So, I guess, pwede na natin ibalik yung return hose and then lagay na natin yung magandang langis.
So, yan na. Okay. Start natin yung engine. Then, hayaan muna natin siya. So, higupin yan, babalik. The same process na, no? Naglagay natin ng fluid. Ganyan naman, pink na pink po. Diba? Ganda ng kulay. Tapos, pagkatapos nun, gagawin natin dyan. Kaya lang, baba ko lang yun. Okay. Gagawin natin dyan, palalabasin natin yung hangin. So, paano daw ibibleed? Okay. Meron kasing ibang sasakyan, like yung mga luma, yung mga trucks. Merong bleeder screw, yung power steering... What you call this? Power steering, ano nila? Yung steering gearbox. Okay. Tanga, kakalimutan. So, merong bleeder. Pero, the easiest way is, bubuksan mo lang yung cap, and then itaturn mo yung steering wheel left to right. So, kung may maririnig kang, yung ganon, hangin kasi yun. So, kailangan palabasin natin yung hangin, maging solid yung langis. So, by doing this, nasisiksik natin yung ATF, yung steering fluid. Kasi ang ATF, alam naman natin lahat, nag-expand yan pag uminit. So, tignan ninyo. Hanggang sa mawawala na lang yung mga bula niyan, at unti-unting mawawala yung ingay. So, nawala na yung kanina, di ba, maingay. So, ngayon, wala na, tahimik na. Wala na yung... Wala na yung ganon. And then, pagkatapos nyan, tignan mo yung fluid level. Tapos kung mapapansin nyo, wala nang bula. Puro na yan. Wala na yan. Wala na yan. So, that's how you do it. Kung makikita nyo yung langis, from super dark na kulay itim na, hanggang sa naging ganyan, no? Naging malinaw-linaw na pink. Wait, ayusin natin. Okay. So, you will remember, sinabi ko, if you didn't replace the ATF or the steering fluid, it will create friction in a long run. So, yung mga dumi-dumi, ion filings, nandyan na lahat yan, magkakasama. So, mas maganda, napalitan na lang natin. Hindi naman siya ganun kamahal, hindi naman siya ganun kahirap din gawin, hindi rin naman siya, I mean, hindi naman siya komplikado. Tsaka, huwag kayo matakot kasi hindi naman siya sasabog, okay? So, kung makikita niya, ito yung first touch. Oh, ang itim, no? Tapos, ikumpara mo ngayon sa nakakabit. Oh, diba? Ang ganda, nalinis. Sarap ng feeling ng malinis, no? So, nandito na lang mga taong rasa, goodbye.